Ang Philippine Coast Guard or PCG Station sa lalawigan ng Zambales ay magkakaroon ng bagong communications at monitoring tower na idinonate ng US. Ang tower na ito ay tutulong sa PCG na mas mahusay na bantayan ang West Philippine Sea. At sinabi ni Commander Euphrame Jason Diciano, ang head ng PCG Station sa Zambales, at may isang programa ang na-held sa bayan ng Butolan upang pormal na tanggapin ang donasyon. Ang program ay inatenda ng mga representative mula sa Civil Military Support Unit ng Embassy ng US, mga opisyal ng PCG at mga local government leaders. Itatayo ang tower sa isang 225 square meter na lupa na binili ng government ng Butolan mula sa isang private owner at ibinigay ito sa PCG. Ang provincial government ang magpopondo sa pagtatayo ng mga barracks para sa PCG sa site. At sinabi ni Diciano na ang location ng tower ay sa bundok Kalibungan sa Barangay Porac, Butolan, na magbibigay ng malawak na radio coverage na magpapadali sa pakikipag-ugnayan sa mga barko ng PCG, lalo na sa mga nagpapatrol sa Panatag o Scarborough Shoal at sa mga nearby area. Ang Panatag Shoal ay nasa ilalim ng kontrol ng China Coast Guard mula noong 2012 matapos ang dalawang buwang standoff sa pagitan ng Philippine Navy at China. At ang entrance nito ay sarado sa mga mangingisda na mula sa Pilipinas. At karamihan sa mga mangingisda na nawala ng access sa Panatag Shoal na isa sa kanilang traditional fishing grounds ay mula sa Zambales. Ang mga naglalakas loob na lumapit sa shoal ay madalas na bumabalik na may mga kwento ng panghaharas mula sa mga Chinese. At ayon kay Commander Diciano na ang bagong communication facility ay hindi lamang nakatuon sa security, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga tao at pagprotekta sa environment. At kasama na dito ang mga rescue operation at pag-monitor sa lahat ng vessels kahit ang mga maliit na nagve-venture sa dagat. At binanggit din ni Diciano ang plano na magtayo ng isa pang communication facility sa lalawigan. At ito ay matatagpuan sa Tapulao, ang highest mountain sa bayan ng Palauig. Gayunpaman, kailangan pa nilang kumuha ng mga kailangang permit dahil ang site ay nasa isang protected area. At sa mga nakaraang taon, ang Philippines at ang US Coast Guards ay magkasama sa mga training exercises sa West Philippine Sea at common nang makakakita ng mga Chinese ships during the drills. At si Ray Powell, isang expert at director ng proyektong Sea Light sa Gordian Knot Center for National Security Innovation ng Stanford University, ay nagmamasid sa mga activities sa South China Sea gamit ang mga images mula sa satellite. At sinabi niya na ang CCG 5303 vessel ay na-tracked na halos nasa 111 kilometers pa west ng Lubang Island na nasa northwest ng Mindoro. Ang barko ay nag-carried out ng tinatawag ni Powell na intrusive patrol. Samantalang ang monster ship ng China Coast Guard ay nananatili sa Escoda Shoal, sa kabila ng naunang report na ito ay umalis na sa shoal, ayon kay Commodore J. Tariella na spokesperson ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. At na-confirm naman ni Tariella ang pagkakaroon ng isang 135-meter na CCG ship na may hull number na 5,303 sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. At na-spot ang ship na halos nasa 60 nautical miles sa west ng Lubang Island ayon kay WPS Monitor Ray Powell. At pagkatapos na ma-deploy ang isang Chinese aircraft carrier sa Philippine Sea, nagkomento ang isang opisyal ng Philippine Navy tungkol sa Navy ng China at sinasabi na kulang pa ito sa karanasan sa war. At si Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson ng Navy para sa West Philippine Sea, ay nagbigay ng statement. At ikinumpara niya ang Navy ng China sa US Navy. At binanggit na kahit may 7 o 8 dekada ng karanasan sa war, ang US Navy ay patuloy pa rin itong nakakaranas ng mga issue.
At ang paghahambing na ito ay aim na i-highlight na ang China ay may mas kaunting experience na maaaring humarap pa sa mas malalaking challenges. At sinabi ni Trinidad sa isang interview na ang PLAN o People's Liberation Army Navy ay hindi pa nasubok sa war, and yet kung umasta sila ay akala mo talaga kung sino. So sinabi ko sa ating mga kababayan, marami pa silang kakainin na bigas. At bagamat advanced sila sa atin ay matagal pa nila na ma-achieve ang operational level ng aircraft carriers nila. At ipinaliwanag pa ni Trinidad ang doctrine ng China at kung bakit ganito ang mga kilos nila sa region. At mas maiintindihan natin ang actions ng China kapag alam natin kung paano sila nag-iisip patungkol sa war. Ganito ang kanilang doctrine. Una, kapag malakas ka, ipakita mo na mahina ka. Pangalawa, kapag mahina ka, ipakita mo na malakas ka at mag-ingay ka. At makikita na ito ang ginagawa nila sa Shandong at sa buong South China Sea at West Philippine Sea sa pamamagitan ng paggawa ng ingay na nagpapakita na sila ay malakas. Pero ang totoo niyan, ang kanilang mga aircraft carrier ay halos nasa dekada pa ang kailangan upang ma-perfect ang naval warfare sa paggamit ng mga aircraft carrier, dagdag pa niya. At sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na concerning ang pagpapadala ng isang group ng mga strike group ng China sa Philippine Sea. Bago ito na i-report ng Japan's Joint Staff Office, batay sa information mula sa United States Naval Institute na ang strike group ng Chinese aircraft carrier na Shandong ay nag-ooperate sa Philippine Sea. At ito ay bahagi ng taunang mga drill na isinasagawa ng China at Russia. Ang report tungkol sa mga joint drill na ito ay napatunayan din ng AFP's Public Affairs Chief na si Colonel Xerxes Trinidad. Samantalang ang mga cooperative activities sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam sa Pugad Island na kilala rin bilang Southwest kay namuling nagsimula at nagpapahiwatig ng isang mahalagang milestone sa kanilang bilateral engagement sa West Philippine Sea. Ang pagbabalik ng engagement na ito ay nagpapakita ng pagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. At sinabi ni Commander na si John Percy Alcos na spokesperson ng Philippine Navy na ito ang ikapitong pagkakataon ng mga joint activities sa pagitan ng Philippine Navy at Vietnam People's Navy ay na-held noong July 10. At ang event na ito ay pinangunahan ni Colonel Einstein Calawa Jr. na Deputy Marine Commander para sa Marine Operations sa Naval Forces West mula sa Pilipinas at Senior Captain Ngu Dinh Xuyen, ang Deputy Commander ng Naval Region ng Vietnam. At si Alcos ay ipinahayag na ang meeting na ito ay nagpapakita ng isa pang hakbang na magpapalakas sa bilateral cooperation at unity sa pagitan ng dalawang navies. At during the joint activity, ang mga naval representative na mula sa Manila at Hanoi ay nakipag-ugnayan sa mga discussion ng staff to staff upang ma-discuss ang mga updates sa regional maritime security at ma-explore ang mga opportunity para sa future cooperation. Ang mga discussion na ito ay aim na ma-address ang mga common concerns at maghanda ng groundwork para sa mga collaborative efforts sa hinaharap. At beyond sa mga formal na discussion, ang event ay may friendly games, cultural presentation at culinary exchange na involve ang 60 personnel na mula sa dalawang Navy. Ang mga activities na ito ay mahalaga sa pag-build ng personal connection at pagpapalakas ng understanding sa pagitan ng mga participants na mas lalo pang nagpapatibay sa ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. At sa kasaysayan, ang Pugad Island ay orihinal na nasa ilalim ng kontrol ng Pilipinas, ngunit ito ay sinakop ng Vietnam noong 1975. Sa kabila ng historical dispute sa mga territorial claim, ay nagawa ng Manila at Hanoi na mapanatili ang positive diplomatic relations sa loob ng ilang taon. At parehong bansa ay humaharap sa patuloy na mga challenges at kasama na ang mga assertive actions ng Beijing sa South China Sea
na nag-prompt sa kanila na palakasin ang cooperation at mutual support sa maritime security at iba pang mga areas ng mutual interest. At nang tanungin si Commander John Percy Alcos tungkol sa possibility na magkaroon ng mga katulad na activity, ang Philippine Navy kasama ang Chinese Navy ay maingat niya na sinagot ito. Nagpahiwatig ang kanyang mga sagot na ang priority ay kasalukuyang naka-focus sa pakikipag-cooperate sa mga bansang may parehong mga values at objectives. At nagpaliwanag na ginagawa nila ang mga activities na kasama ang mga bansang may parehong insights at objectives. At ang maingat na pag-response ay nagpapakita ng maingat na pag-approach na ginagawa sa pagpili ng mga military cooperation partners. At para sa Pilipinas, mahalaga ang cooperation sa mga bansang may parehong mga values at objectives. Ito ay na-ensure na ang mga joint activities ay na-conduct sa paraang magpa-promote ng mutual understanding at magbibigay ng respect sa mga shared principles. Ang Pilipinas at Vietnam ay nag-forged ng close ties na based sa mga common concerns tungkol sa mga maritime security at territorial integrity, lalo na sa mga context ng patuloy na mga challenges sa West Philippine Sea. Ang shared perspective na ito ay nagpalalim sa kahalagahan ng kanilang mga efforts sa pag-cooperate. At sa pamamagitan ng pag-focus sa mga bansang may parehong insights ang Philippine Navy, ay maaaring mapalakas ang effectiveness at relevance ng mga joint activities. At ang ganitong partnership ay nag-facilitate ng exchange of expertise, resources, at mga strategy na ang aim ay ma-address ang regional challenges effectively. Sa case ng Pilipinas at Vietnam, ang kanilang mga cooperative activities ay hindi lamang nagpapalakas sa kanilang bilateral ties, kundi nagko-contribute din ito sa regional stability. Sa pamamagitan ng cooperation ay mapapangalagaan nila ang kanilang mga maritime interest at maipopromote ang peace sa West Philippine Sea. At isa sa mga pinakamahusay na surface combatant ng Philippine Navy, ang interdiction craft na BRP Nestor Acero o PG-901 at kamakailan ay naging mas epektibo pa dahil sa malaking pag-upgrade sa kanyang BattleNet o BNet system. Ang pag-upgrade na ito ay ibinigay ng Rafael Advanced Defense Systems na isang kilalang defense manufacturer na mula sa Israel at kilala sa kanilang mga advanced technology. Ang BRP Nestor Acero ay nagpatunay na ang pag-upgrade ay lubos na na-test sa pamamagitan ng isang comprehensive sea trial na naganap malapit sa Manila Bay at Cavite City. Ang trial na ito ay hindi lamang kasama ang PG-901, kundi pati na rin ang lima pang Acero-class patrol gunboats o ACPGS na ginanap noong July 4, at ang sea trial ay aim na itest ang connectivity at communication range na na-enhance ng BNet system. At particular na nakafocus ito sa system ability na mag-relay ng voice, chat, at video feeds. Dahil sa mga security reasons, walang additional details tungkol sa pag-upgrade ng system ang na-disclose. Ang Philippine Navy ngayon ay nag-ooperate ng 6 Acero-class gunboats kung saan ang BRP Nestor Acero ang nagsisilbing lead ship. Ang unang dalawang Acero-class gunboats na BRP Nestor Acero o PG-901 at BRP Lolinato Toong o PG-902 ay ibinigay noong September 2022 at na-commission 2 months later. At kasunod nila ang ikatlo at ikaapat na gunboats na BRP Jenner Tinangag o PG-903 at BRP Domingo de Luana or PG-905 ay ibinigay noong April 2023 at na-commissioned ng sunod na buwan. Ang ikalima at ika-anim na gunboat ay pinangalanan na BRP Herminigildo Yurong o PG-906 at BRP Lawrence Narag o PG-907 ay na-commissioned noong May 21, 2023. Ang 6 gunboat ng Acero class ay pinangalanan sa mga Medal of Valor awardees
na nag-honor sa katapangan at sakripisyo ng mga bayani na ito. Ang Philippine Navy ay nagplano na magtayo at maghatid ng 3 karagdagang gunboat ng Acero class sa loob ng susunod na 2 taon na lalo pang magpapalakas sa maritime capabilities. Ang upgrade sa BNET system sa BRP Nestor Acero at sa mga sister ship nito ay inaasahan na mag-i-improve ng operational effectiveness sa pamamagitan ng pag-provide ng mas better communication at connectivity. At mas maayos na makakapag-coordinate ang mga gunboat na ito sa mga mission. Ito ay mahalaga para sa mga mabilis na attack interdiction craft na na-design upang mabilis na mag-respond at decisively sa mga threats. At bukod sa kanilang mga advanced communication system, ang mga gunboat ng Acero class ay may mga iba't ibang weapons at sensor na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na maging versatile at malakas na asset para sa mga Philippine Navy. Ang kanilang primary roles ay kasama ang pagpapatrolya sa mga coastal waters, pag-intercept sa mga illegal na activities, at pagbibigay ng suporta sa mga maritime operation. Sa upgraded BNET system, ay mas handa ang mga vessels na ito na harapin ang mga task at mag-contribute sa overall security at stability ng region. Ang number ng mga Chinese vessel na nasa Philippine waters ay nag-decrease ayon kay Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesman ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. At sinabi niya na ang development na ito ay maaaring related sa Bilateral Consultation Mechanism or BCM na na-held noong nakaraang buwan. At sa mga nakaraang araw, binabantayan ng Philippine Navy ang halos nasa 90 vessel mula sa People's Liberation Army Navy, China Coast Guard, at Maritime Militia na nag-decrease mula sa 129 noong mid-June. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung ang pag-decrease na ito ay bahagi ng anumang efforts ng de-escalation ng Beijing ayon kay Trinidad. Si Admiral Trinidad ay binigyang diin na ang mga Armed Forces ng Pilipinas o AFP at ang Philippine Navy ay magpapatuloy sa pagsunod sa mga international law at sumusunod sa mga instructions ni President Marcos upang ma-de-escalate ang tension sa China. Sinabi niya na ang AFP ay sigurado na ang kanilang mga action ay hindi escalatory sa pamamagitan ng pagsunod sa mga rules of engagement at international law sa pagtupad sa kanilang mandate. At na-confirm rin ni Trinidad na magpapatuloy ang mga rotation at resupply mission, pati na rin ang mga maritime air surveillance flights. Ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang area sa loob ng exclusive economic zone ng bansa ay imamanage ng Western Command ng AFP sa ilalim ng guidance ng higher headquarters. Samantalang ayon sa AFP Public Affairs Office, Chief Colonel Xerxes Trinidad, na nagtipon si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. kasama ang US Chairman ng Joint Chiefs of Staff na si General Charles Brown Jr. sa Camp Aguinaldo. At sa kanilang meeting ay na-discuss nila ang iba't ibang mga issue kasama na ang pagpapalakas ng kanilang bilateral cooperation at pag-address ng mga regional issue. Ang 2 military leader ay nag-usap din tungkol sa mga susunod na hakbang upang ma-enhance ang kanilang defense at interoperability sa pagitan ng AFP at US military units. Ang BCM ay isang platform para sa dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China na maaaring mag-play ng significant role sa reduction ng mga Chinese vessels sa mga Philippine waters. At ito ay nag-serve bilang isang paraan upang ma-manage ang mga dispute at maiwasan ang pagtaas ng tension sa pamamagitan ng mga diplomatic channels. At ang recent decrease ng presence ng mga Chinese vessel ay maaaring nagpapahiwatig na ang mga discussion na ito ay may possible impact at na-highlight ni Trinidad na active ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ang US Armed Forces sa iba't ibang mga joint activities na nagpapakita ng strong partnership at readiness na ma-handle ang iba't ibang mga situation. At kasama sa mga activities na ito ang mga training exercises,
mga humanitarian assistance mission, at mga disaster response operation na ang lahat ay magko-contribute sa pag-enhance ng kanilang collaborative capabilities. At bukod dito ay nag-take ng step ang Philippine Army upang palakasin ang kanilang mga cybersecurity defense sa pamamagitan ng pag-send ng isang team sa US. At binigyang diin ni Colonel Louis De Maala na isang spokesman ng Army na mahalaga ang pakikipag-cooperate sa mga US Army sa pag-navigate sa rapidly evolving landscape ng cybersecurity. At sinabi niya na ang team ng Philippine Army na pinangungunahan ni Colonel Wendell Frederick Rebong na Army Assistant Chief of Staff para sa Command and Control, Communications, at Cyber Systems ay bumisita sa US Army Network Enterprise Technology Command Headquarters sa Fort Huachuca, Arizona. At during the visit, sila ay na-engage sa discussion kasama ang US Army expert tungkol sa cybersecurity practices. At ipinahayag ni De Maala na na-highlight ni Colonel Rebong ang kahalagahan ng pag-share ng knowledge at expertise sa cybersecurity na kinikilala bilang isang critical area na kung saan ang cooperation sa pagitan ng Pilipinas at US ay maaaring magdulot ng significant benefits. Ang mga initiative ay nagpapakita ng commitment ng parehong mga bansa na palakasin ang kanilang cybersecurity capabilities sa pamamagitan ng bilateral cooperation at sa pamamagitan ng pag-leverage ng mga shared experiences at learning mula sa expertise ng bawat isa. Ang Pilipinas ay ang aim ay palakasin ang ability nito na ma-defend ang sarili laban sa mga cyber threats.